ito na po yung update natin sa ating 11 piglets. Ika-13 days na po pala nila ngayon, mga kababoy, mula po nang sila ay sinilang. At kung nakikita nyo po, malalaki po, may bibilo po yung pangatawan ng ating mga biik. So sila po ay napaka-healthy. Pero meron po ditong isa na hindi pa rin po nakakalakad nung nagka-arthritis po siya. Naturo ko na po ito ng antibacterial ng ating technician. Bali, dalawa po sila, pero itong isa ay hindi pa po talaga siya gumaling. Medyo nakakatayo naman, pero nahirapan pa rin po siyang maglakad. So sa ngayon po, ika-13 days old na nga po nila, ay medyo tumitikim-tikim na po sila ng feeds. Kaya yung gagawin po natin dito sa ating kulungan ngayon ay i-ready po natin yung drinker para po sa ating mga biik. Yung inahe naman po pala, sa ngayon ay pinapakain na po natin siya ng 4 na kilo at kalahati. Yan, 4 na kilo at kalahati po. At sa isang araw, 4 na beses po tayo nagpapakain. Tapos sa gabi naman, 2 beses. Yan, tinitingnan ko na lang po kung gustong kumain ng inahin, tsaka po ako naglalagay ng pagkain sa kanyang kainan. At dahil nga po, wala po tayong drinker sa ating inahin, kaya kung gusto niya pong uminom ng tubig, nilalagyan ko na lang din po ng feeds. So, bali, 6 na beses po tayo nagpapakain sabay ng pagbigay ng tubig doon sa ating inahin. At yun po ay 4 na kilo at kalahati. Nanggal na pala natin yung kulungan nila dito sa loob. Tingnan nyo, mga kababoy, oh. Ito po yung dahon ng saging, yung tipid po natin na higaan sa kanila sa loob ng kulungan. Ayan, hindi ko lang po muna tinanggal yung dahon ng saging kasi naglalaro po muna sila. So, ito yung drinker nila. Ito po ay matagal na po ditong nakalagay. So, pag kailangan gamitin, nililinis ko na lang po, pati yung container. Nisasabon ko po. Ito po ay ni-brush ko naman kasi maraming dumi po na nakakapit na dito. So, okay naman po yung drinker natin. Maganda po yung pagtulo ng tubig. Yan, saya-saya nila talaga sa dahon ng saging. So, yun lang po yung problema ko dito, yung isa nating biik. Kasi mahirapan po talaga siyang maglakad. At hindi pa talaga kaya ng kanyang mga paa na tatayo ng straight. So, ito po yung container na sinasabi ko. Dito po yung lagay natin ng tubig. Matapos ko na po yan siyang sabunin. Pati yung drinker nila, yung nipple drinker nila. I-brush po natin yon kanina. At sinecheck din ng kapatid ko kung maganda din ba yung labas ng tubig. Kasi minsan pag mag-inom yung mga biik, minsan kasi pag hindi natin ma-check, yung sirit ba yung labas ng tubig. Kaya magugulat yung ating mga biik. So yun na, okay na po yung drinker nila. Yan, nalinis na po natin. So mamaya yung unas ng saging, tatanggalin ko na rin po yan. Yung kulangan pala natin, dahil nga kumakain na yung ating mga biik, nagsisimula na po sila. Hindi pa naman totally na kumakain, nagsisimula na po nilang kumakain ng feeds, pakunti-kunti. Binalot ko po to ng neat kasi po napakamahal po ng feeds ng ating biik. Nasa 82.50 po yung per kilo. Kaya kaysa naman manok lang po yung kakain, kaya binalot ko po to ng neat. So yun lang po muna yung update natin, mga kababoy. 13 na days na po yung ating 11 piglets. Yan, malulusog po ang pangangatawan. So yun lang po muna ang update. Happy farming po sa lahat!